sa pong kagalakan, sa mga oras pong ito, mga kaibigan, mga minamahal po namin mga kapatid. At kayo po ay aming welcome sa amin pong programa sa mga oras pong ito. Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Ngunit bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, tayo po ay yumuko sa isa pong panalangin. Dakila po namin Diyos, ng tahanan ay nasa kastaasan ng mga langit. Isa pong kagalakan sa mga oras pong ito, ang kami po ay magpasalamat sa inyong pong biyaya, ninyo pong pinagkaloob sa amin. Sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita o Diyos, tulungan at samahan kami ng inyong pong mga piniling libo-libo anghel at inyong pong banal na espiritu ang siya pong mangun at pumatnubay sa amin. Sa pangalan ni Jesus, na inyong pong nagapagligtas. Sa mga oras pong ito, mga kaibigan, ang ating pong pag-aaral ay paano malalaman ang hinaharap. Ang panaginip mula sa nakaraan ay nagsasalita sa kasalukuyan. Mga kaibigan, nais ko po kayong dalhin sa isa pong istorya. Isang araw, mayroon pong matalinong lalaki, ngunit makalimuti ang nakasakay po sa tren. Siya ay lubos na nakatuon sa kanya pong pagbabasa. Ang konduktor ay napadaan at tinanong ang kanya pong ticket. Kinapa at tinignan ng lalaki ang lahat ng kanya pong bulsa, ngunit hindi po niya nakita o nasumpungan. Kaya po, muling pinasimulan niyang hanapin ito at tila man din galit na galit. Mga kaibigan, kaya nga po ang sabi ng konduktor sa buong kabaitan, Ginoo, kalimutan niyo na po, huwag na kayong mag-alala. Sigurado akong nasa sa inyo iyon. Ang matalinong lalaki ay sumagot at nag-alala. Pero hindi mo naiintindihan, kailangan kong makita iyon. Kailangan ko ang ticket na iyon para malaman ko kung saang lugar ako dapat pumunta. Mga minamahal ko pong mga kapatid, mga kaibigan. Sa mga oras pong ito, milyong-milyong mga tao sa buong mundo ngayon ang nagtatanong, saan ba tayo patungo? Ang hinaharap ay para bang walang kasiguraduhan, mga minamahal ko pong mga kaibigan. Sila ay naguguluhan, sila ay nagtataka kung saan patungo ang atin pong mundo. Hindi natin kailangang magtaka. Alam niyo po mga kaibigan, 2,600 tao na ang nakalipas. Nang isa pong sinaunang hari ay nagkaroon ng panaginip na mabalangkas sa kasaysayan ng atin pong mundo. Ang aklat ng Daniel sa Biblia, 2 kapitulo ay nagsasabi sa atin ng isang kwento ng isang kapuna-punang panaginip. Ang lalaki na nagkaroon ng panaginip ng panahong iyon ay ang namumuno sa Babylonia na nooy ang pinakamapangyarihang kaharian sa mundo. Sa kanya pong 2 taon bilang hari, ito po mga kaibigan ay si Nabucodonosor, ay nagtungo sa kanya pong higaan isang gabi na may kabalisahan sa kanya pong isip. Siya ay tulad ng lahat sa atin pagminsan ay nag-aalala tungkol sa hinaharap. Siya ay nag-isip kung gaano lamang kahaba ang itatagal ng kanya pong kaharian. Sa bandang huli, siya din ay inanto at nakatulog. Nang ang hari ay magising, sa kanya pong paudlot-udlot na pagtulog, siya po ay nabagabag. Alam niya na siya po ay nagkaroon ng panaginip at alam niya na ang panaginip na ito ay may malaking kahalagahan. Ngunit hindi niya maalala kung ano ang panaginip na iyon. Binigyan ng mga taga-Babylonia mga kaibigan ng malaking kahalagahan ang gayong mga bagay, kaya si Nabucodonosor ay may mga encantador, miheko at mga manggagaway na nag-aangki na sila ay may kakayahang magpahayag ng mga hiwaga at magpaliwanag ng mga panaginip. Siguradong masasabi nila sa kanila kung ano ang panaginip at ibig sabihin niyaon. Kaya po mga kaibigan, kahit napakaaga pa, sila po ay inatasang magtungo sa korte. Nang sila po ay dumating at nakatayo sa harap ng hari, ay sinabi sa kaniya, sa aklat po ng Daniel 2, ang talata po ay 3, ako'y nanaginip ng isang panaginip at ang aking espiritu ay nabagabag upang malaman ang panaginip. Kaya po mga kaibigan, ang mga taong ito ay tinawag na mga pantas ay nabigla. Sila ay walang kaparaanan kung paano malalaman ang napanaginipan ng hari. Kung masasabi lamang nila sa kanila ang panaginip, sila ay tiwala na makapagbibigay sa kanya ng kapaniwalag
Kaya nga, sinabi po mga kapatid, mga kaibigan, sa aklat po ng Daniel 2, ang talata po ay 4. O hari, mabuhay ka, magpakailanman, saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan niyon. Kaya po mga kapatid, ngunit ito pong si Nabucodonosor ay wala sa kondisyon para makapagtawaran sa kanya mga binayaran na mga mahal na mapantas na tao. Sa talatang Daniel 2, ang talata po ay 5 at 6, sinagot ng hari ng Kaldeyo, tiyak ang mga salita mo mula sa akin kapag hindi niyo na ipaalam sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y pagpuputol-putulin. At ang inyong mga bahay ay gagawing buntot ng dumi. Ngunit kung inyong ipapaalam ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y tatanggap sa akin ng mga kaloob, mga gantimpala ng dakilang karangalan, kaya't ipaalam ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. Mga kapatid, mga kaibigan, sa bandang huli, ang mga pantas na lalaki po ay umamin. Ang talata pong Jess, ang mga Kaldeyo ay nagsisagot sa harap ng hari na nagsasabi, walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaliwanag ng bagay ng hari. Palibhasa'y walang hari, Panginoon o pinuno man ang nagtanong sa ganyang bagay sa kanino mang Mexico, Encantador, or Kaldeyo. Kaya po mga kaibigan, ang patuloy po tayo, walang ibang makapagpapaaninaw sa harap ng hari, liban ang Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. Kaya po mga minamahal ko pong mga kaibigan, si Haring Nabucodonosor ay nagalit nang gayon lamang na siya po ay mabilis na nagpalabas ng isang kautusan na patayin ang lahat ng mga pantas na tao. Sa panahong iyon po mga minamahal ko pong mga kapatid, sa Babylonia po ay mayroong 4 na mga kabataang Hebreo na napilitang manirahan doon pagkatapos na wasakin ni Nabucodonosor ang kanila pong lungsod, ang Jerusalem. Si Daniel at ang kanya pong 3 kaibigan ay naging matagumpay sa kanila pong pag-aaral na sila ay malinaw na ibinilang na sa mga pantas na lalaki ng kaharian. Sa ilang kadahilanan, gayon pa man, ang una pong pagkakataon na narinig nila ang mahiwagang panaginip ay nang ang mga sundalo ay dumating upang sila ay kunin at patayin. Si Daniel ay humingi ng oras na makapanalangin sa kanyang Diyos upang makahiling ng katalinuhan upang kanila po maipaliwanag sa hari ang kanyang panaginip. Anong laking responsibilidad, mga minamahal ko pong mga kaibigan, ang nakaatang sa mga balikat ni Daniel? Hindi lamang ang buhay niya at ng kanyang mga kaibigan ang nakataya, ngunit pati na rin ang buhay ng lahat ng mga pantas na lalaki ng Babylonia. Si Daniel ay bumalik sa kanya pong bahay kasama ang kanya pong mga kaibigan. Sila ay nanalangin para sa isang himala. Alam niyo po mga kaibigan, at dininig at pinarangalan ng Diyos ng langit na ang mga panalangin iyon. Sinabi po ng Biblia na sa gabi ding iyon ay hinayag ng Diyos ni Daniel sa kanya ang lihim na panaginip. Gayon na lamang ang kagalakan ni Daniel sa kasagutang ito sa kanya pong panalangin. Kaya kanya pong sinasabi, mga kapatid, mga kaibigan, sa talatang 23. Pinapasalamatan kita at pinupuri kita o ikaw na Diyos ng aking mga magulang na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas. At nagpatalastas ngayon sa akin ng ninanais namin sa iyo sapagkat iyong ipinaalam sa amin ang bagay ng hari. Ang anong kahulugan o anong kahalagahan ng kasugatan sa panalangin, mga kapatid, mga kaibigan? Anong pagkakataon para sa tunay na Diyos na maipakilala sa paganong kaharian Babylonia? At sa talatang 24 po, kaya't pinasok ni Daniel si Aryok na siyang inihalal ng hari na lipulin ang lahat ng pantas ng tao sa Babylonia. Siya ay naparoon na nagsasabi sa kanya ng ganito,
Huwag mong lipulin ang mga pantas ng tao sa Babylonia. Dalhin mo ako sa harap ng hari at aking ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Pansinin po natin mga kaibigan na hindi inangkin ni Daniel ng personal ang papuri para sa kangahangang bagay na nagawa ng papahayag ng lihim na panaginip. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, sa talatang 27 at 28 ng Daniel, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi mapaaninaw sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga encantador, mga mahiko man o mga manghuhula man. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghayag ng lihim at siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa huling araw. Nalaman po ni Daniel, mga kaibigan, na mayroon lamang isang Diyos na nagpapahayag ng hinaharap. Sa katunayan, ang kakayahan ay sinulat ng kasaysayan bago pa ito mangyari, ay isang katunayan na ibinigay ito ng Diyos ng Biblia upang makita na siya ay tanging tunay na Diyos. Mga kaibigan, sa aklat po ng Isaiah 46, ang talata pa ay 9 at 10, ang sabi po rito, sapagkat ako ay Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ni Daniel ay nagawa ang mga bagay na hindi nagawa ng mga pantas ng tao ng Babylonia. Kung tutuusin ay maaring sabihin ng Diyos ng Hari kung ano ang kanya pong panaginip, kung ano po ang kanyang napanaginipan at ang mga bagay na kanya pong iniisip bago po siya matulog, mga kaibigan. Ngunit ang sabi po sa aklat ng Daniel 2, ang talata po ay 29, tungkol sa iyo o Hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higaan kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaninaw niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Mga kapatid, mga kaibigan, oo, ang Diyos ng langit na nakaalam ng mga intindi at kapaguran ng mga nasa isip ni Nabucodonosor ng gabing iyon ay nalalaman niya na ang hari ay nag-aalala tungkol sa hinaharap, mga kapatid ko, mga kaibigan. Nais niya na malaman ni Nabucodonosor na ang hinaharap ay iniingatan sa kanyang mga kamay. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, sa talatang 31 hanggang 33 ng Daniel, ang sabi po roon, ikaw o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilabot. Mga kapatid, mga kaibigan, tungkol po sa larawang ito, ang kanya pong ulo ay dalisay ng ginto. Ang kanya pong dibdib at ang kanya pong mga bisig ay pilak. Ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Ang kanyang mga binti ay bakal. Ang kanyang mga paa ay isang bahagi ng bakal at isang bahagi ay putik na luto. Alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, namangha si Nabucodonosor ay narinig kay Daniel habang isinisilarawan niya ang larawan na tugma sa kanya pong nakita sa panaginip. Wala pong pagdududa iyon ang panaginip na nakita niya. Kaya po mga kapatid, si Daniel po ay nagpatuloy sa talatang 34. Iyong tinitignan hanggang sa mga natibag ang isang bato, hindi ng mga kamay. Kaya po mga kapatid, na tumama sa larawan sa kanyang mga paangbakan at putik luto ng mga yaong binasa. Nang magkagayoy, ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama. At naging parang dayami
sa mga giikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yahon. Mga kaibigan, dahil sinamba niya ang gayong mga larawan bilang kinatawan ng kanila pong mga Diyos, ang hari ay maaaring nagulat sa batong ito ng mapawasak na tumama sa buong larawan na naging napakapino anupat ito'y ay lubusang tinangay ng hangin. Ngunit mayroon pong isang bahagi sa panaginip na iyon na, na isasalaysay pa lamang. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi po sa aklat ng Daniel 2, ang talata po ay 35. At ang bato ay tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Mula po mga kapatid, mga kaibigan, mula sa pasimula hanggang sa katapusan, ang buong panaginip ay pawang tumpak sang-ayon sa pagkaalala ngayon ng hari. Isipin na lamang kung paano namang hasi na Nabucodonosor habang sa kanya'y ay sinasalaysay ng kabataang lalaking ito ang bawat detalye ng panaginip na tulad na lamang ng mismong nakita niya. Ngunit, ano ang kahulugan ng panaginip? Iyon ang ikalawang bahagi ng kwento, mga kaibigan. Ang kahulugan. Inuhula ng panaginip ni Nabucodonosor ang pagbangon at pagbagsak ng mga pangunahing bansa. Sa ilang mga salita lamang ay ginuhit ng Diyos ang pangunahing direksyon ng kasaysayan mula sa panahon ng Babylonia, anim na raang taon bago ipinanganak si Kristo, hanggang sa kasukdulan ng kasaysayan ng mundo sa katapusan ng panahon. Ito ang napakahulugan na kinasasabikang mapakinggan ni Nabucodonosor, mga kaibigan. Ang talatang 38 ng Daniel 2. Diritsahang nakatingin sa hari, sinabi ni Daniel, "Ikaw ang ulo na ginto." Ang Babylonia po, mga kaibigan, ang ulo o ang bansa na sinasagisiga ng purong ginto. Isang ngiti ng kasiyahan na maaring nakita mula sa hari habang narinig niya ang salitang iyon. Pinatutuhanan ng mga mananaysay na ang ginto na angkop sa sagisag o simbolo ng kaharian ng Babylonia, ang ginto na ginamit ng labis na para pagandahin ang mga gusali sa Babylonia. Mga kapatid, mga kaibigan, alam niyo pong ang matalinhaga sa ganda ng Hanging Garden ay isa sa pitong kahanga-hangang sa sinaunang mundo. Kaya kung si Daniel po ay isa lamang tusong politiko na nagnanais na makapangalan para sa kanya pong sarili sa Babylonia, ay maaari niyang itigil ang pagpapaliwanag ng panaginip sa puntong iyon habang ang hari ay masaya. Ngunit si Daniel po, mga kaibigan, ay mayroong mensahe na nais ng Diyos na ihayag sa sanlibutan. Isang mensahe hindi lamang para sa kanya pong panahon, ngunit isang mensahe na ang kaugnay hanggang sa katapusan ng kasaysayan ng mundo. Kaya po si Daniel ay may pagpapakumbaba, ngunit buong tapang na nagsaysay sa hari. Ang sabi po sa talatang 39, "At pagkatapos mo ay babangon ang ibang karian na mababa sa iyo." Ang ngiti ng kasiyahan ng hari ay maaring nawala agad nang kanya pong narinig ang salitang iyon mula kay Daniel, mga kaibigan. Ang palalong hari o ang palalong hari ng Babylonia ay hindi nagnanais na may iba pang bansa ang mamuno sa sanlibutan. Ngunit mga kaibigan, natuklasan ang mga Arkoleo na nagsasabi o na sa mga labi ng Babylonia ay isang tablet na naglarawan ng hangaring ito. Ano po ito, mga kaibigan? Ang sabi po rito, sa pamamagitan ng Isagila at ng Babylonia ay pinalakas at itinatagko ang pangalan ng aking paghahari magpakailanman. Ninanais ni Nabucodonosor na ang kanya pong kaharian ay tumagal magpakailanman, ngunit sinabi ng Diyos na ito ay hindi magtatagal, mga kaibigan. Isang panibagong kaharian
nang ang kukuha ng kanyang lugar sa katunayan ay hinula po na ng hinuhula ng Diyos ng eksakto kung paanong ang lungsod ay sasakupin halos 200 taon bago pa ito masakop. Sinabi pa nga ng Diyos kung sa pamamagitan ni Noh, ito'y mangyayari. Si Sero, ang Midi, ang kanyang pangalan ay ibinigay sa hula 150 mga taon bago pa siya ipinanganak. Kaya po mga kaibigan, ang talata ng Isaiah 45, ang talata po ay uno, ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ay nagsasabi, ganito ang sinabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Sero, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasakop ng mga bansa sa harap niya. At aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pinto sa unahan niya at ang pintuang bayan ay hindi masasarhan. Sa panahon ng paghahari po ni Belsasar, ang mayabang at palalong apo ni Nabucodonosor ay sinakop ni Sero na Midi ang Babylonia. Sa loob ni Belsasar at ang kanyang maharlikang tao ay hindi nangangamba. Sa katunayan, sila ay nagkaroon ng pagsasalo-salo mga kaibigan. Habang sila po ay umiinom ng alak, sa mga ginintuang lalagyan na kinuha ni Nabucodonosor mula sa Hepto ng Jerusalem, ay pinuuri nila ang mga Diyos ng Babylonia. Hindi nila nilalaman na ang mga hula ni Isaias at Daniel ay unti-unti nang nagagana. Hindi mawasak ni Sero ang mga pader sapagkat sila ay napakataas at lubhang makapal. Kaya siya ay gumawa ng iba pong paraan. Ano po kayang paraan ang ginawa ni Sero mga kaibigan? Ililihis niya ang agos ng ilog na dumadaloy patungo sa sentro ng lungsod at ang kanyang mga sundalo ay gagapang sa ilog mga kaibigan hanggang sa makasumpong sila ng daan papasok sa lungkod. Isang tao na nasa kapabayaan o pagtataksil ay iniwang bukas at walang bantay ang malaking pintuang daan na gawa sa tanso. Kaya po mga kaibigan, ang hari ay napatay at ang kanya pong pamahalaan ay naigupo noong Oktobre 13, 539 bago ang kapanganakan ni Kristo. Hangkariang ito, ang kahariang ginto ng Babylonia ay sumapit sa kahiyahiyang katapusan tulad na lamang ng sinabi sa hula, mga minamahal ko pong mga kapatid. Ang pagsasanib ng pamahalaan na mga Medes at mga Persyano ay tunay na mas mababa sa maringal na imperyo ng Babylonia. Ngunit pinamunuan nito ang gitnang silangan ng 2 siglo. Inula ni Daniel na ang kaharian ng pilak ay madadaig din ng isang pangkaharian. Kaya po mga kaibigan, sa talatang 39, patuloy po tayo. At ang ibang katlong kaharian na tanso ay magpupuno sa buong lupa. Ang tanong ko po sa inyo mga kaibigan, ito ba ay naganap? Oo talaga mga kaibigan. Ang hulang ito ay naganap ng isang matalino at batang heneral na si Alexander the Great or Alexander na Dakila ay tinalo si Darius III ng Persia sa labanan ng sa Arbela noong 331 BC at ang ikatlong imperyo ay ang Grisya mga kaibigan. Tugmang-tugma halos ang lahat ng mga baluti sa suot ng hukbong Grego ay gawa sa tanso at ang ikatlong metal sa panaginip ni Nabucodonosor. Mga kaibigan, sa murang gulang na 25 years old, ang batang si Alexander ay naging pinuno sa isa sa pinakamalawak na imperyo na nalaman ng mundo. Ang mananalaysay na Griego na si Arian na sumulat ng aklat tungkol kay Alexander
ay nagsasabi, ako ay naniniwala na walang bansa, lungsod ni Tauman na hindi aabot ng kanyang naabot ng kanyang pangalan. Para sa akin ay para bang may ilang banal na kamay na namatnugot kapwa ang kanyang pagkapanganak gayon din sa kanyang mga kilos. Ayan po ay patungkong, ayan po ay sa sulat ng Historical Library Book 16 chapter 12. Kaya po mga kaibigan, si Alexander ay namatay bago ang kanyang 30 taong kaarawan ng dahil sa lagnat. Pagkatapos ng kanyang kung kamatayan, ang kanyang imperyo ay humina at nahati sa ilang bahaging sa ilang bahagi hanggang sa wakas, mga kaibigan. Noong Hunyo 22, 168 BC sa labanan ng Pydna ay nilipol ang imperyo ni Alexander na dakila 144 na taon pagkatapos na siya po ay namatay. Sa ngayon, ang pula ay malinaw na natupan sa mga pagkasunod-sunod na ito ng mga imperyo. Kaya po mga kaibigan, kung naalala ninyo ang panaginip ay humuhula ng apat sa mga imperyo sa mundo at ang isa pagkatapos ng isa. Narito, kung paano po mga kaibigan inilarawan ni Daniel ang huling imperyo kay Haring Nabucodonosor. Ang sabi po sa talatang 40 ng Daniel, at ang ikaapat na hari na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Mga kaibigan, tunay nga ang bakal ay angkop sa metal para kumatawan sa Imperyong Romano. Ang Roma ay mamumuno na may kamay na bakal sa mga malawak na teritoryo kaysa sa mga naunang imperyo at mas mahaba ng ilang siglo. At tinatawag ang kanyang mga Caesar ang kanilang sarili na Diyos at nag-aatas na sila ay sambahin at sundin ang lahat ng tao. Sa panahong ito ng pamumuno ng Roma, may dalawang pangyayari na may kahalagaan ang nangyari sa bansang ito. Ano po yun mga kaibigan? Una, si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Isang kautusang pangbuwis ng mga Romano ang nagadya sa kanyang mga magulang na magtungo sa lungsod ni David. Ngunit ang kanya pong kapanganakan doon ay kaganapan ng mga hula tungkol sa Misayas, mga kaibigan. Pangalawa, si Jesus ay ipinako sa Judea. Sa ilalim ng pamamahala ng mga Romano, isang gobernador na Romano ang nagpahintulot para si Jesus ay parusahan at si Jesus ay pinako sa cross ng mga Romanong sundalo. Ngunit ang mga pangyayari ng propesya ay nagbago. Wala ni isa mang imperyo sa mundo ang susunod sa Roma. Kaya po mga kaibigan, sa talatang 41 at 43, isinulat po ni Daniel ang yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri ng isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila kakalikipan, mga kaibigan. Gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Mga kaibigan, dito ang panaginip ay nagsasabi na walang pang limang imperyo na babangon at papaglakipin ang teritoryo ng Roma. Ngunit ang pagkakahati-hati doon sa dating imperyong Romano ay naganap, mga kaibigan. Sa pamamagitan ng karangyaan, katiwalaan sa politika at kabulukang moral ay nawala ang katatagan at lakas ng Roma na maging madaling silain ang mga barbarikong tribo na nagsimulang humamon sa imperyo sa pagitan ng AD 351 at AD 476
ang mga pananakop na ito ay humati sa imperyo at bumuo sa pundasyon ng mga bansang nasusukupan ng Europa ngayon, mga kaibigan. Ano po ito? Alamani or sampun bahagi ito itinala ng mga manalaysay sangayon sa mga sumusunod, mga kaibigan. Alamani or mga Aleman, Burgundians, France, Lombards, Saxons, Suebe, mga Portuguese, Mitsugot or mga Kastila, ang Heruli, Ostrogoths at Vandals ay itinuring ng mga mananalaysay na nilipol or nakianib sa ibang grupo. Kaya walang kakaibang bansa, mga kaibigan, walang kakaibang bansa pa ang natitira ngayon. Sa talatang 43, at yamang iyong nakita na ang bakal ay nahulaan ng putik o nahaluan ng putik na luto, sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Kaya po mga kaibigan, ang paghahayag ng Diyos na ang mga kahariang ito ay hindi magkakalakip bilang isang imperyo ay patuloy na sumasaklaw sa maaring gawin ng mga bansang ito, ang Europa ay manatiling hindi magkakalakip kahit ang mga komunidad sa Europa at sa pangkalahatang pananalapin ito ay manatiling hindi magkakalakip, mga kaibigan. Kaya po sinabi pa nga ni Daniel na sila ay magkakahalo ng lahi sa mga tao, sa mga katuwid, ang kanila pong bayun or kanya pong kabunian ay mga aasawahan, mga kaibigan. Sa isa pong palasyo sa Denmark, ang talangkanan or family tree ng mga pamilya ng angkan ng hari sa Europa ay naglarawan tulad ng sinasabi ng Diyos. Sila ay mga aasawahan. Sila ay umaasa na mapipigilan nito ang mga digmaan at magpapadala ng pagkakaisa, ngunit wala itong magawa. Maraming digmaan, mga kaibigan, na naganap sa Europa ay tunay na away sa pamilya. Hinula ng Diyos na sila'y hindi magkakalakip na magkakasama. Walang pagtatangka na pagsasabahin muli ang Imperyong Romano ang tatagal tulad na lamang ng bakal na putik na hindi magkakalakip. Mga kaibigan, isipin ang maraming pagtatangka na ginawa para mapag-isang muli ang Europa sa ilalim ng isang pamahalaan. Ano ang mangyayari sa kapangyarihang mga pinuno na sumubok na pag-isahin at ang hati-hating Europa, mga kaibigan? Itinapon sila sa isla ng Elba. Si Napoleon ay ang makapangyarihang mandirigmang ng prensya noong unang bahagi ng 1800 ay napilitang tanggapin na marahil ay hindi niya kaya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga ang Diyos ay makapangyarihan para sa kanilang lahat. Sinabi ng Diyos na sila'y hindi magkakalakip sa isa't isa. Kaya po mga kaibigan, kung ang matandang Imperyong Romano ay napag-isa lamang na patunayan nito na ang sinasabi ng Biblia ay mali, ngunit pitong salita, ito'y pagpapaliwanag ni Daniel na ay makalampas sa katalinuhan at determinasyon ng ilang mga dakilang pinuno ng kasaysayan. Ang panaginip ni Nabucodonosor ay manatiling nakatayo or nangyayari pa rin sa ngayon. Kaya po mga kaibigan, balikan po natin ang ating kwento. Si Haring Nabucodonosor ay maaring namangha sa mga kahangahangang hulang ito. Sa pamamagitan ng kanyang panaginip ay pinagpaunang sinabi ng Diyos ang pagbangon at pagbagsak ng mga dakilang imperyo. Ang huling imperyo ay papalitan ng ilang
bilang ng mga bansa, ang ilan ay malakas, ang ilan ay mahina, ngunit ang lahat ay walang pag-asang nagkakahati-hati. Kaya po mga kaibigan, ngunit ang susunod, ngunit ano po mga kaibigan ang susunod na mangyayari? Ito po, mayroong malinaw na kagalakan at pananalig si Daniel. Ngayon ay nasa katakatakang rurok na ng panaginip tungkol sa dakilang larawan. Isinulat niya sa talatang 44, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man yaoy iiwan ng ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipunin niya ang lahat ng kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita ng isang bato ay natibak sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto. Ipinapaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin, at ang panaginip ay tunay, at ang pagkapaaninaw niya ay tapat. Kaya po mga kaibigan, ang susunod na dakilang pangyayari sa tanghala ng kasaysayan ng tao ay ang ikalawang pagparito ni Kristo, at ang pagtatag ng kanyang kaharian ay kinatawan na bato na tibag na hindi na mga kamay. Ang kanyang kaharian ay matatatag hindi sa pamamagitan ng kamay ng tao, ngunit sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang kaharian ang napupuno ng buong lupa. Mga kaibigan, ang sabi sa aklat ng Apokalipsis, o 11 ang talata po ay 15, kung magkagayoy matutupad ang hula, ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon, at siya'y mag-ahari magpakailanman. Mga kaibigan, pagkatapos na ipinaliwanag ni Daniel sa hari ang kanyang nakakagulat na pangitain at nakakatakang kapaliwanagan ng Diyos, si Haring Nabucodonosor ay tumayo mula sa luklukan na may pagpapakumbabang nagpatira pa sa harap ni Daniel bilang pagpaparangal sa Diyos ni Daniel na ang katalinuhan at kapangyarihan ay malinaw na ipinakita. Mga kaibigan, sa talatang 47 ng Daniel 2, sinabi ng hari kay Daniel, sa katotohanan ng iyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga lihim. Mga kaibigan, tunay ang Diyos ni Daniel, ang Diyos na gusto kong maging Diyos, ang Diyos na may hawak ng hinaharap ng kanyang mga kamay. O kaibigan, ang panaginip ay tunay, ang kahulugan niyaon ay tiyak, ang paglalakbay ay malapit ng matapos. Maaring ikay tulad ni Nabucodonosor na nag-aalala sa mangyayari sa hinaharap. Mga kaibigan, ang panaginip na ito ay para sa iyo. Ito'y nagsasabi sa atin na ang nabubuhay ngayon ay hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa hinaharap. Ang mga paghihirap at kapaguran na dinala ng kasalanan ng sanlibutan, ito ay lahat na mapapawi mga kaibigan. Ang Diyos ng langit ay hindi iiwan ang sanlibutan ito sa kamay ng mga taong namumuno. Siya ay muling babalik upang ituwid ang lahat, kaibigan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa hinaharap. Kaibigan ko, ang panaginip ni Nabucodonosor ay nagsasabi sa atin na tayo ay nabubuhay sa panahong bago si Jesus ay dumating. Siya ang magtatayo ng walang hanggang kaharian ng sanlibutan ito. Kaya po mga kaibigan, at nais niya na ikaw ay maging bahagi ng magandang bukas na yaon. Kaibigan, mga kapatid, nais niyang sabihin sa iyo
ang mga salitang ito sa aklat ng Mateo 25 at talata po ay 34. Ito po ay paanyaya sa atin ng atin pong Panginoon. Magsiparito kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kariyang nakahanda sa inyo. Ngunit paano malalaman na ikaw ay paroroon? Paano mo malalaman na ikaw ay may lugar sa kanya pong walang hanggang kaharian, kaibigan? Ikaw ay makatiyak na ikaw ay mapaparoon kung sa pamamagitan ng pananampalataya ay gagawin mo ang ginawa ng magnanakaw doon sa cross habang siya ay nabayubay katabi ni Jesus. Kaibigan, hindi siya makalapit pa ng mas malapit kay Jesus, ngunit nalaman niya na siya ay makasalanan at siya ay nangangailangang maligtas mula sa mga kasalanang yaon na nagawa niya. Siya ay tumingin sa tagapagligtas ng sanlibutan at nakita niya ang dugo na dumadaloy sa mukha ng kanyang noong natusok sa tinig. Ang kanyang puso ay nahipo. Ikinumpisan niya ang kanyang pong mga kasalanan at tumangis ng malakas na tinig. Ang sabi po sa aklat ng Lucas 23, ang talata po ay 42, at sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Mga kaibigan, at siya ay binigyan ng katiyakan ni Jesus na siya ay makasama niya sa kaharian niyaon. Ikaw din, kaibigan, ay maaaring makatanggap ng katulad na katiyakan na ikaw ay makakasama ni Kristo sa kanyang kaharian na malapit nang dumating. Ang akin pong tanong sa inyo ngayon, nais mo ba ng katiyakan iyon? Nais mo ba ng pusong puno ng pag-asa sa halip na pag-aalala at kapagalan sa sanlibutan ito? Kaibigan, nais mo ba ng iyong buhay ay mapasakamay ng Diyos na nakakaalam at may kapangyarihan sa hinaharap? Ikaw ay maaaring makapagpahingang may katiyakan sa kanyang mga kamay. Nais ko, mga kaibigan, sa mga oras na ito, na siya ay tumatawag sa iyo ngayon. Siya ay nag-aanyaya sa iyo na lumapit ngayon. Gusto mo bang samahan ako, mga kaibigan, sa mga oras po ito na nagsasabi, "Opo, Panginoon, ako ay nagtitiwala sa iyo ng buong buo. Ipahintulot mo na ikaw ay maging tagapagligtas sa sanlibutan ito at ng kasalanan." Mga kaibigan, inihiling ko po na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay gawin mo akong mayaman at ang iyong walang hanggang kaharian. Mga kaibigan, iyon ba ang iyong hangarin? Magawa mo ito ngayon. Nakasama ko habang tayo po ay mananalangin. Tayo po ay mananalangin. Mahal naming Ama, na ang tahanan ay nakastaasa ng langit. Salamat sa pagiging Diyos na nakakaalam ng hinaharap kasama na ang sa amin. Salamat sa pagkakaloob ng walang kahanga-hangang kasiyahan, walang hanggang kasiyahan sa bawat isa sa amin. Kinabuksan ng malaya mula sa hinaharap at pagkakasala, Diyos, sa mga oras pong ito, maraming salamat na kung saan ay aming pong napag-aralan ang inyo pong salita. Nawa po, O Diyos, kami po ay narito ngayon. Nais po namin na kami po ay makasama sa kaharian na inyo pong inihanda para po sa bawat isa sa amin. O Diyos, kami po ay inyong tulungan na kami po ay makasama sa kaharian, sa langit na bayan. Aming pong ninanais, O Diyos, na kayo po ay aming tanggapin bilang personal na tagapagligtas ng aming pong buhay. Ama, sa mga oras pong ito, tulungan nawa po kami. Kung kami man po, O Diyos, ay nag-aalala sa hinaharap, nag-aalala kung ano mangyayari sa amin sa kinabukasan, O Diyos, tulungan niyo po kami na nawa po'y kami maging matibay na patuloy na humawak ng, sa inyong mga pangako, Ama. Maraming salamat po sa mga pagkakataong ito. Kami po ay lumalapit sa inyo, kalakip ng pagpapatawad ng aming pong mga kasalanan. Ang lahat ng ito po'y aming inilalapit sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen.